Pag-utang, bait. Pag-singil, galit. Paghanap, tago. Pagsalubong, likho. Kaya walang pautang. 2,000 years later. Ngayong araw na ito, mga kanegosyo, iusapan natin. Medyo naisipan ko lang naman kasi lately medyo maraming umutang. So, kung sino-sino na. But anyway, may mga ibang na siyempre, kuya, manong, ang tawag sa akin, sir. Kasi hindi ko na talaga kilala. Kasi napunta na lang sa office, napunta sa tindahan, sa kapatid ko. May basta-basta na lang mag-message. Nakakatuwa nga, minsan may mga tao na yung matagal mong hindi nakakausap. Then biglang mag-message, oh, musta? Kaya kabato ka na dyan. May mga ibang mag-text. Kaya, kamusta? Sir, kamusta? Minsan yun ang nakakatakot. Yung mga hindi mo nakakausap dati, pero biglang-bigla na lang na paparamdam. Yan, medyo kabado ka na dyan. So, but anyway, alam nyo, ang utang, ang pagpapautang o utang, sana both sides yun eh. Naunawaan ko, o naunawaan natin, numuta. Kasi maaring dumaan din sa part natin, sa buhay natin, na makailangan tayo, mangutang tayo. Ako din, nadaan mo din yan. Pinagdaanan ko yan, lalo na before, lalo masakit talaga yung kay mangutang, wala kang mautangan. Talagang kailangan mo talagang sadyang wala kang mautangan. Ramdam ko yan, ramdam ko rin. Kaya ako naman, siyempre, minsan, pagkakamali ko, napakalimit ko talaga magpautang. Kahit yung mga taong tingin ko talaga, hindi naman makakabayad. Napakadami, hindi ko na mabilang talaga. Yung iba hindi ko na tinatandaan or inaalala kasi medyo magdadamdam pa lang. So, both sides, dapat din naman yung nangutang naman, unawain nyo na nung nangangailangan ka, tinulungan ka, hindi rin naman, lalo na pag negosyante. Sa mga negosyante, makaka-relate kayo, lalo na dun sa mga kanegosyo natin na magninegosyo pa lang. Siyempre, isip nila, negosyante tayo, pero makaka-apekto ang mga utang, pagpapautang sa ating negosyo. So, ingat-ingat lang tayo. So, ang problema, lagi, may nangutang, siyempre, parang hindi tayo makahindi. Yun yung problema. Talagang it's between yung isip mo at yung puso mo. So, minsan sa akin talaga, nananalaytay talaga yung puso, yung naramdaman ko. Kasi nga, lalo na may mga pinagdaanan din ako dati. So, yun. Although nung pinagdaanan ako dati, wala rin niya akong makautangan. So, but anyway, yun. Hi guys! Mga kanegosyo, mga ka-asenso, ka-familia, magandang umaga. So, ito ay dumaan lang sa isip ko na sa akin, parang malimit yung minungutang sa akin. Ano kaya kung mag-vlog ako? So, at least, makakuha tayo ng ideas or parang kahit pa paano makarelate tayo. Siyempre, may mapanood tayo. And then, please, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, comment, and share. Lumalaki na tayo. As of now, parang nasa mga 14,000 na tayo. And then, 1 month and 1.5 month pa lang yata tayo or less than. So, maraming salamat sa mga nag-subscribe, nag-share, at sa mga nag-comment. Nakataba naman ng puso yung mga message natin. So, diretso natin. Dalawang klase yan. Pag may negosyo ka, siyempre, magpapautang ka. Ano yung mga dapat gawin mo, mga dapat isipin mo or before ka magpautang? Like siyempre sa amin, sa negosyo namin, lalong-lalo na dito sa CCTV nga, kung mga company, normally 30 days or may mga terms sila, so checkin naman yung company yung kausap natin. But medyo mahirap kung yung private, yung ang kausap mo, yung mismong owner, minsan utangan ka, sabihin sa'yo, babayaran ng ganito. So, laging sinasabi ko, lalo na kung nakausap sa'yo ko, sir, kausap natin yung company ko, although ako yung owner, pero meron tayong company, kasi meron kaming manager, sa accounting, ganun. So, never kaming nagpautang, yun yung technique ko lagi. Sir, never kaming nagpautang. Mabait ka naman, sir, ako manitiwala sa inyo, sir, kahit naman ang usapan natin. Sige, sir, magtitiwala ako sa iyo. Pero sir, yung pinag-usapan natin, kayo na po yung bahala. Sana yung sa araw na yun, may pinangako na, di kayo na po yung bahala. So talagang parang special kayo sir, kaya naman ay napakabait, ganito. So parang, siyempre, maging malumanay, formal, maging mabait,
So yun yung paliwanag mo sa kanya para talagang ikaw nga ikaw, hindi kanya lokohin. Ano ganun. So ngayon, paano naman kung may nangutang sa'yo? Unang-una, siyempre, kilala, mag-anak, pinsan, maaaring kapamilya mo talaga, kaibigan. Paano ang technique or tips pag may nangutang sa'yo? Ano ang dapat mong sabihin muna pag nangutang? Unang-una, siyempre, negosyado. Sabihin ako, alam mo, ang negosyo naman is, alam mo, paikot din lamang ang pera. Ngayon, ang negosyo medyo mahina. Ang dami ko rin binabayaran. Ang dami ko rin pautang. Yan yung problema ko. Hindi rin ako makasingin. So medyo, siyempre, hesitant ka muna. Huwag mo talagang ipapaano sa nangungutang sa'yo na, ako dapat padami kong pera. Hindi. So parang kapaliwanag mo ako sa negosyo ganito. May bago pa nagsisimula. Matumal ngayon. Maliit yung kita. Ang dami kong binabayaran weekly. Si ano nga, nangutang sa akin isang araw, hindi ko rin siya napahiram panagari. Di siyempre, medyo hesitant mo na. Medyo sabihin mo, panagari ako hinihiya sa iyo, gusto ko kang tulungan. Magkano ba yung utangin mo? So, yun yung way, parang, siguro, kung may hiniram sa iyo, ang hirap din kasing ibalansa minsan. Kailangan. May mga iba, dadramahan ka, iiyak. Pag napahiram mo naman, talagang iba na yung itsura, mabait na, talagang... Then, may mga iba na talagang sa pagpapaaral, may mga babayaran, may mga na-aksidente, na-hospital. Minsan, mahirap kasi yung tao na social-social. Kita mo talagang social-social. Ang daming binibili, shopping, luho, social. Mahumutang sa'yo. Parang sa premisan, mahirap na parang na. So, but anyway, kinakailangan tantrain mo. So, syempre, nag-negosyo pa. Maliban lang siguro kapag yung kapamilya mo, pero hanggat maaari, kung magkano yung hinihiram sa'yo, kung mapapababa mo, bawa, kung hiram ng 20,000, siguro talagang, kasi tandaan mo, makaka-apekto sa negosyo. Kasi lalo na kung sa negosyo mo, kuhanin, mapera na kung savings or ipon mo yung pwede. Pero kung gagaling sa negosyo, medyo mahirap. So, but anyway, it's utang na dapat bayaran, kapaliwanag mo sa kanya. Kung 20,000, bin mo, okay, 10,000. Siya, bahala ka na, aring 10,000, aray, kailangan ko. Pahihiram ko muna sa'yo, bahala ka na, aray, kailan mo babayaran. Pwede bang earlier, yan. Siya, bahala ka na, asahan ko na sa date na ibibigay mo sa akin. Kasi sa totoo lamang, ay maraming pinagpautangan. Anong nangyari? Nagkagalit kami, nagkasira kami. Sana naman, huwag ganun ang mangyari sa atin. Kasi, maganda yung tapat na, excuse me, na ako ipapahiram sa iyo, babalik mo sa tamang na kung kailan yung pinangako mo. Kasi baka mangyari katulad yan, kami magkumari or magkumpare, nagkagalit pa kami, nagkasira kami. So, sana. So, papaliwanag mo na gano'n na malumanay, na talagang may pakonsensya, na talagang yung mararamdaman niya na hindi gano'n kadali mo lang yung pera is kailangan mo rin. So, yun yung mga dapat gawin natin pag tayo nagpapahiram. May sinabing ganito, hanggang maaari ko mabababa kasi kailangan din natin, di ba? Ano naman yung mga tips kung paano ka maninihil? Siyempre, kung kliyente, formal naman. Ako hindi talaga ako natawag. Tine-text ko lang yan or email. Friendly reminder, sir. Ma'am, yung napag-usapan ko namin, due date na po, bahala na po kayo, kailangan na namin. So, ganun lang lagi. Laging formal. Sir, kamusta po? So, medyo mabait lagi, ano? Ngayon, ang problema natin... So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Kaibigan. Ba't gaito? Tayo na nga yung nagpautang. Tayo pa yung nahihiya. Parang, ang hirap mag-text, ang hirap tumawag, ang hirap puntahan. Parang tayo pa nahihiya, parang nabaligtad dyan. Nung nangungutang sila yung medyo, ano, parang ganun talaga, siguro ganun yung mundo. Parang ang hirap maningil. Pero dapat madali kasi tayo nga yung may pautang, di ba? Pero, so ganun talaga. So, sabi mo lang, oy, mare, yung nga pala, yung pera nga pala, kailangan ko na. Bahala ka na. Eh, di ba, usapan naman natin. Mare, yung ano, dahil marami rin akong mabayaran, may babayaran akong ganito. So, laging malumanay.
Parang pa-consensya na, okay ko na eh, talagang kailangan na rin laang, bahala ka na. Din, so, totoo lamang, may pahirap ko nga sa iyo, ako yung nagipit at ako yung nakapahiram pa rin sa iba. Para lamang ikaw nga, para ikaw nga makatulong sa iyo, eh, ako din yung nagka-problema. So, pwede mong sabihin na ganun, ano? So, ngayon, ano yung mga hindi mo dapat gawin pag ikaw ay naniningil? Ano yung dapat na dapat yung ingatan? Tandaan nyo yan. May ibang naniningil, matapang. Wag. Hanggat maaari, malumanay, mabait, formal, parang kinukonsensya, parang ganun. Pero wag na wag magagalit. Pag kayo nagkagalit, nagsigawan, nagmurahan, kung ano-ano, matutuwa yung nangutang sa'yo. Bakit? Magagalit na kayo. Galit ka na sa akin, bakit pa kita babayaran? So, sinong talo? Ikaw, dahil hindi ka na nga makasingil, galit na galit ka pa, masama pa ang loob mo. Di ba? Minsan ikaw pa ang masama, babalik na rin. Ay, hindi ka na makahintay. Sinasabi na sa'yo, babayaran ko bukas. Sinasabi na sa'yo, pag nakasundo, gayon. Ko yung pangako sa iyo, ikaw na yung mail. Pagka naibenta yung baboy, pag naibenta yung manok, amit papadala yung anak ko galing sa mansa. Ako'y may inaasahang pera. Ako'y eager na eh. Pero hindi naman nangyayari, puro pangako. So, medyo mahirap. Pero tandaan nyo, may nakapagpuro rin sa akin. Pag tayo naniningil, huwag na huwag makikipagkagalit. Kulang. Maningil. Hindi na singil, isang linggo, dalawang linggo. Maniningil ng maayos pa rin. Mabait, huwag makikipag-away. Hanggat maaari, yun yung payo ko. Talagang galit na galit ko na. Mare, paano din pero parang gusto mo talagang... Pero, mare, bahala ka na. So, kinakailangan ganun. Kinakailangan mabait. Hindi dapat gawin na i-chismis yung may utang sa'yo. Ah, lalo hindi magbabayad ka. I-chismis. Okay, nakaw si... Sa galing naman mangungtang, hindi mo marunong bayad. Nakaw, nakakapunta ng SMA, ganito, nakakakain si Jollibee. Diba? Huwag gagawin yung makipag-chismis. Huwag na huwag gagawin na ito ang mali ng mga tao. Magpo-post sa Facebook. Minsan itatag pa. Minsan magpapahapyaw pa. O ikaw, mangutang ka. O, ang galing mo mangutang. Huwag. Kahit pahapyaw, okay. May mga iba nilalagay pa pangalan. Tandaan mo, iba na ngayon. Ikaw na yung nagpa-utang, ipinost mo yung pangalan at picture, baka makasuhan ka pa. Ingat, mabaligtad. Ikaw na may pa-utang na hindi makasingin, ikaw pa magkakaproblema, kawawa ka. Okay? Tandaan, kung talagang napakatagal na hindi talaga magbayad, ikaw nang bahala, ipabarangay mo na. Pero, maging mahaba ang pasensya, lalo na naniningil. Tanda natin yan. Importante yan. Kasi pag yan yung nagkagalit, hindi na yan. Ibablock na yan. Hindi ka na ano yung tawag. Hindi na. Samantalang kung kahit pa paano, siya, pare, paano gari? Siya, makikinan naman po. So, laging nandun pa rin. Tanda natin, kinakailangan, kontrolin mo yung sarili mo. Okay? Paano naman kung yung naungutang talaga sa'yo? Tandaan mo. Tandaan mo. Tips naman, dalawa klase ng nangungutang eh. Yung isang nangungutang, sa tingin mo, parang medyo makakabayad naman. May chance na makabayad. Yung isa, yung parang tingin mo, hindi makakabayad talaga. Okay, let's say, itong dalawang ito, let's say nangungutang sa'yo, yung isang hindi talaga makakabayad, sa tingin mo, parang mahirapang makabayad. Ano? Pero, kailangan, mabait naman. Yung isa, hindi na nga makakabayad, tingin mo, hindi pa okay na tao. Ang technique doon, nangungutang isang tao, tingin mo, hindi talaga makakabayad dyan, malabo na yan. Then, tingin mo, hindi rin maayos na tao. Ang isa dyan, ganito. Parang bigyan mo muna siyang pag-asa. Siya, ganito. Bukas, may magbabayad sa akin. Ganito. Di yung pag binayaran ako, message kita bukas, ha? Pero hindi ko pinapangako, pero gagawa ko ng paraan. Okay, so yun. Padalwa, sabihin mo, may matatanggap akong pera,
dito sa ganitong araw na ito, di anuhan kita. Ibabawas ko doon, pipilitin ko, pero gawa ng yun, inaasahan ko din. Marami rin akong babayaran. Di, kung ang hinihiram mo 10,000, di, hindi ko lang sigurado kung makakayaan ko, pero di aking gagawa ng paraan, ha? Basta hayaan mo, tutulungan kita. Kasi mahirap humindi ng harapan. Naku, wala akong pautang sa'yo. Aalis, galit pa sa iyo. So, at least, aalis siya. Although medyo masama na binigyan mo ng pag-asa, but ano magagawa mo? Kailangan mo rin, kung wala ka rin namang pauutang pa, so ikaw yung magigipit. So yun yung technique, medyo masama man, para kahit bigyan mo siya ng kaunting mag-asa, pero ano magagawa mo? So siyempre, unahin mo rin naman yung sarili mo. Then, yung isang nangungutang, tingin mo, talaga naman wala naman trabaho, pero alam mo talagang kailangan ang pera. Siguro, nanghihiram lang, 10,000, then siguro, dedes ko niya, may 5,000. Ang payo ko, kung 5,000 ang hinihiram or more, umuha ka ng 1,000. Ibigay mo na yung 1,000, sabi mo, paano gari? Talagang wala rin may mapapautang sa'yo. Aray na yung 1,000, bigay ko na sa'yo. Hindi mo na babayaran yan. Tulong ko na sa inyo. In that way, kahit hindi makabayad, okay lang. At least alam mo na bigay na yon. Hindi kayo magkakagalit, hindi kayo magkakasira. Nakatulong ka pa. So, siguro yun yung way. Kasi kung pautangin mo, hindi rin makakabayad naman. So, naunawaan ko sa totoo lamang yung mga nangihiram. But sa negosyante rin, gagamitin din natin yung isip, hindi lang lagi yung puso. So, yun yung payo ko. Okay. So, ang payo ko naman dun sa mga nangungutang, matuto tayo magbayad. Kasi, tanda natin, hindi lang pera ng taong yun ang iyong hiniram, kundi yung utang na loob at yung tiwala. Ay, may kasabihan din, ha? May kasabihan daw na ang hindi marunong magbayad ng utang, kailanman ay hindi na makakaulit. So, laging natutuwa ako dati, may mga iba akong pinagpautangan na nagsabi ng date kung kailan magbabayad. Before yung date na yun, nag-in-inform na ako, siya pare, paano gara eh. Yung inaasahan ko na ibabayad ko ng araw na yun eh, medyo hindi pa darating. So, okay lang na ganun. At least hindi niya kinalilimutan yung utang. May mga ibang nagsabi na sisingilan mo, sabi niya. Hindi ko naman tinatanggihan ng utang. Hindi naman ako natakbo sa utang. Hindi naman ako nagtatago. Eh, hindi ka rin naman nagbabayad. At eh, wala rin. Gayun din. So, unawain din yung nagpautang. So, meron isang ito medyo joke ng kaunti. Pag hindi ka napatawa, bahala ka. Sabi raw ni Mike sa kanya kumparing Peter. Kaya, pare, pautang naman ako ng 200 piso. Wala akong pera. Sabi daw ni siya, pare, ang dala kong pera din ay para 100. Sabi raw ni Peter. Eh, sige, 100 lang muna, pare, ha? Ay, tandaan mo, may utang ka pang 100 sa akin. Nung makalis ito, sabi ni Mike, ba? Matindi rin. Ako pa nagka-utang. Ako nagpukutan ng 100, nagka-utang pa ako ng 100. Tawa. Okay. So, but anyway, mga kanegosyo, yun yung lagi nating tatandaan. So, ito lang ha, doon sa mga kaibigan ko, kumpare, kamag-ana, pamilya, doon sa umutang sa akin, hindi ko ito katama naman sa inyo or kung ano man, okay lang, naunawa ko yan. Kung ayaw mo magbayad, wala namang problema. Okay, kung gusto mo magbayad, yun na, doon mas magaling. But anyway, ito po ay payo ko sa mga subscribers, sa lahat ng viewers. Siyempre, tanda natin sa paudang, isip din, huwag lagi puso. But then, samahan din naman natin ito. Siyempre, nakakaawa naman. Kasi baka dumating yung time na tayo naman yung mangutang, tayo naman yung walang mahinga na tulong. Okay, so but anyway, before tayo matapos, ito yung naisipan ko lang. Kasarap pala mag-vlog ng ganito na talagang walang plano, parang naisipan lang ako. So, anyway, salamat sa time. Shout out tayo kay Princess Reyes, taga-Taal daw to. Lagi raw siya napunta ng Taal or taga-Taal daw siya. So sana makita tayo, Princess Reyes. Shout out kay Kim Fuentes, AC Martillano, Erickson Salcedo, hi,
Alan Bardahe, Cloud Ann Regalia, hello sa iyo, Fort 17. Salamat sa panonood sa inyo, salamat sa suporta. Rico Gaspar de Guzman, Myra Barion, maganda yung mes ni Myra Barion. Hello po, Idol Faye, and pangalawang idol ko na si Papa Mom. Makulit si Idol Faye, hehe, I love you both. Salamat, we love you, Myra. Ronnie J. Darang, parang ilang beses nang nabasa ito si Ronnie J. Darang. Salamat. Club Mission, hello. MJ D. Guzman, kamusta sa inyo? Marian Casanova, taga San Nicolas daw siya. Palagi raw siya sa Taal, so sana daw nagkita kami kung time niya taas na doon. So, meron akong babasahin si Tammy. Sandali lamang. Si Tammy T. Nakakatuwa yung kanyang comment, si Tammy. Okay. May nakapagsabi na po ba sa inyo na you have something in common ni Cesar Montano or si Bubu? Ito ba ito? Okay. But anyway, sabi ko, Tammy T, ha, pinaganda mo ang morning ko. Kahit bola, naniniwala ako. Salamat ka negosyo at good luck. God bless. Ang sabi naman ni Tammy, hindi po bola yon. Also, the way you talk, good morning and God bless. Tami, kung saan ka man naroon, kung taga saan ka man, papadala ko na kahit ano sa iyo. Sa pambubola mo. So, mga kanegosyo, mga kaasenso, maraming salamat sa time, maraming salamat sa suporta. God bless sana, lahat tayo ay umasenso, lahat tayo ay blessed ng Panginoong Diyos. Please like, comment, share po, subscribe, tanda natin, share natin, kasi baka sakali makatulong tayo. Okay, so wait po yung part 2 ng Tapang Taal. Napakadami pong gustong magbenta ng Tapang Taal. But hopefully, maayos natin yan, ma-share natin. Then meron po tayong isa, yung about Wi-Fi internet. Ngayong hapon, pupuntahan ko yun, makipag-usap ako. So God bless. See you again in our next video. Goodbye. Hi guys.